mga bata, halina't makinig sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Tara na at ating alamin. Nasa inyo na ba ang inyong papel at lapis? Magaling! Ako nga pala si Teacher Joanna. At narito ako upang gabayan kayo sa ating aralin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabuo ng hugis at kilos gamit ang iyong katawan. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay tara! Kumanta at sumayaw muna tayo. Sabayan natin! Masaya ako na nagustuhan nyo tungkol saan ang ating inawit at sinayaw. Magaling! Ang ating kinanta ay tungkol sa mga bahagi o parte ng ating katawan. Pagmasdan ang larawan. Ito ay ang katawan. Nahahati sa apat na bahagi ang ating katawan. Ang unang bahagi ay ang ulo. Ikalawang bahagi ay ang trunk ng ating katawan. Ang ikatlong bahagi ay ang ating upper limbs. Ang panghuling bahagi ay ang ating lower limbs. Alamin natin ang hugis ng katawan na aking ipapakita sa larawan. Ang nasa larawan ba ay nagpapakita ng hugis na tuwid, malapad, nakatiklop, o nakabaluktot? Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang nasa larawan ay nakabuo ng hugis na tuwid. Ang nasa larawan ba ay nagpapakita ng hugis na tuwid, malapad, nakatiklop, o nakabaluktot? Magaling! Ang nasa larawan ay nagpapakita ng hugis na nakatiklop. Anong hugis naman ang ipinapakita ng nasa larawan? Siya ba ay nakatuwid, malapad, nakatiklop, o nakabaluktot? Mahusay! Ang nasa larawan ay nakabaluktot. Ang nasa larawan ba ay nagpapakita ng tuwid, malapad, nakatiklop, o nakabaluktot na hugis? Ang galing-galing! Ang ipinapakita na hugis ng katawan sa larawan ay malapad. Ilan ang nakuha mong puntos? Magaling! Dahil dyan, bibigyan kita ng hamburger clap! Mayonnaise? Ketchup? Hamburger! Ang mga ipapakita kong video at larawan ay nagpapakita ng mga iba't ibang hugis ng katawan. Una, meron tayong tuwid na hugis ng katawan o straight body shape. Ang matuwid na hugis ng katawan ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtayo ng maayos, habang ang ibang parte ng katawan ay nasa ibang direksyon.
Tingnan niyo mga bata at ating gayahin. Ito ang mga halimbawa ng tuwid na hugis ng katawan. Una, tumayo ng matuwid habang nasa gilid ang mga braso. Ikalawa, tumayo ng matuwid na nakadipa ang mga braso. Nasundan mo ba? Magaling! Ang susunod naman natin na pag-aaralan ay ang malapad na hugis ng katawan o wide body shape. Ang lunge ay isang posisyon ng katawan na kung saan ang isang binti ay nasa harap ng isang binti. Ang mga paa ay nasa sahig habang ang mga tuhod ay nakabaluktot. Tingnan natin ang mga halimbawa ng lunge na dapat nating gayahin. Una, side lunge. At pangalawa, back lunge. Nasundan mo ba? Magaling! Dumako naman tayo sa curled body shape. Ang pagtitiklop ng katawan ay naisasagawa kapag ang itaas na bahagi ng katawan ay iniangat habang ang ibabang bahagi naman ng katawan ay nananatili sa ibaba. Tingnan natin ang halimbawa at iyong gayahin. Ito ang pagtiklop pataas o curled up. Sunod, ito naman ay ang pagtiklop pababa o curled down. Nasundan mo ba? Magaling! Pag-aralan naman natin ang nakabaluktot o twisted body shape. Ang pagbaluktot ng katawan ay kung saan ang itaas na bahagi ng katawan ay ginagalaw pakaliwa o pakanan. Narito ang mga halimbawa. Una, twisted triangle. Ikalawa, side twist. Nasundan mo ba? Magaling! Ngayon naman, ay gawin natin ang mga iba't ibang kilos na magagawa ng ating katawan habang tumutugtog ang kantang Ikaw ay Masaya. Ito ang mga kilos na maaaring magawa ng ating ulo habang tayo ay nakaupo o nakatayo. Sundan ang mga nasa video, pataas, pababa, pakaliwa, pakanan, at paikot. Nagawa mo ba? Magaling! Ikalawa naman na ating tatalakayin ay ang mga kilos o galaw na magagawa ng ating trunk habang tayo ay nakaupo o nakatayo. Sundan ang mga nasa video, paharap, palikod, pakaliwa, nagawa mo ba? Magaling! Ikatlo ay ang ating upper limbs. Ito naman ang mga kilos o galaw na magagawa ng ating upper limbs habang tayo ay nakaupo o nakatayo. Sundan ang mga nasa video, paharap, patiklo, pataas,
mga kilos o galaw na nagagawa ng ating lower limbs. Maaari natin itong magawa habang tayo ay nakaupo o nakatayo. Sundan ang mga nasa video. Pag-upo, pagtayo, pagtiklop, paglakad, pagtalon, at pagtakbo. Nagawa mo ba? Magaling! Sa paglalakad naman, ito ang mga kilos o galaw na maaaring magawa ng iyong ulo, trunk, upper limbs, at lower limbs. Sundan ang mga nasa video. Pagpaling ng ulo at trunk pakaliwa at pakanan. Ang mga kamay at paa ay halinhinang umiimbay paharap at palikod. Nagawa mo ba? Magaling! Ating tandaan. Ang bawat bahagi ng ating katawan ay may natatanging kilos o galaw na maaari nating gamitin upang makabuo ng iba't ibang hugis. Ang ating katawan ay pwedeng makagawa ng mga pangunahing natural na hugis at galaw gaya ng tuwid, malapad, nakatiklop, at nakabaluktot. Ang paggalaw at pagkilos ng ating katawan ay nakatutulong upang tayo ay maging malakas. Lagi nating isa sa isip na ang ating katawan ay napakahalagang regalo sa atin ng Panginoon upang tayo ay makakilos at makagawa ng mga pang-araw-araw na ating gawain. Ngayon naman ay gawin nyo ang mga iba't ibang hugis at galaw ng katawan ayon sa video na ipapalabas. Bago natin simulan, ay narito ang mga pamantayan. Muli, ako si Teacher Joanna. Hanggang sa muli!